So ayun na nga guys, in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-send or mag-transfer ng pera mula sa GCash patungong RCBC. So ang una muna natin gagawin is pumunta sa Play Store at i-update muna ang GCash app mobile application. Alright, so i-update muna natin yung GCash natin para walang glitch if ever na gumawa tayo ng mga transaction. So kapag may nakita kang update dito, so pindutin mo lang yun. Pero kung open naman yung nakikita mo, kagaya nito, ibig sabihin ay updated na yung mobile application mo na GCash. So click lang natin yung open at mapupunta tayo ngayon dito sa dashboard ni GCash. So ang gagawin lang natin ay pindutin itong transfer at piliin natin, scroll down tayo at piliin natin itong RCBC. So ayun na nga, pag napili na nga natin yung RCBC, mayroong mga information na kailangan nating fill upan. Number one ay kailangan nating mag-fill up kung magkano nga ba yung amount na gusto nating ipadala. Halimbawa ay magta-transfer tayo ng 10,000 pesos, ang pinaka-maximum na itatransfer sa transaction na to ay 50,000 pesos per day. Okay? Yung account name naman ay yung pangalan ng papadala natin na match doon sa RCBC at 10, 13, 15 or 16 digits ng RCBC account number. So halimbawa, ito yung papadala natin. Tapos, optional itong email address na ilalagay natin dito guys, your email. Pero make it sure na ilagay natin yung email natin para just in case na kailangan mo ng copy or magliliquidate ka. So meron kang copy doon sa email mo, okay, ng transaction na to. Make it sure guys na i-double check natin yung information dito, kagaya ng account name at account number. Kasi ito yung pinaka-importante dahil dito pupunta yung pera natin. At makikita nga natin dito na merong 15 pesos charge. At pindutin lang natin tong I confirm that the details are correct. Then pindutin natin tong pay now. So ito guys ay powered by InstaPay. So ibig sabihin pag pinindot natin to, automatic na magre-reflect agad yung pera dito sa account number ng RCBC.